The Bicol region are known for its perfect cone volcano that are found in Albay. It is also known on its tradition of abaca and sinamay weaving, basket making, and other handicrafts. One of the popular handicrafts maker in Bicol are found in Buhi Camarines River. I am Mr. Jonathan Aguilar Paniterci, the owner of Hataw Handwoven Products, located at Suntu, Santa Cristina West, Buhi Camarines River. The Hataw are making and selling handwoven products and use upcycled color threads of rands as raw materials. Nagsimula kaming mag-manufacture nitong inabi 2008. Pero way back 2002, nagbabay-in silang muna kami. Noong 2007 kasi nag-encounter kami ng bulk order wherein may particular color and design na desired yung isang client. Kaya lang di magawa nung antiko na kinukunan namin. So we decided na magsarili na din na maghabi. Ito ay ancestral pa na cultural heritage. So ipinasa ng aming mga ninuno sa amin yung paghahabi. Ang ginagamit namin ay yung mga upcycled na overruns na color ng t-shirt. Bali, galing pa yan sa mga pabrika sa Metro Manila. Then meron din kami yung nasa cones. Yung nasa cones, tapos meron yung overruns nandun kasi sa likod. Hindi ko maipakita. At pangatlo, yung mga water hyacinth. Technique, nag-upgrade pa nga eh. Halimbawa, yung traditional weave ng mga ancestral namin, na-upgrade namin. Meron nga yung tinatawag na tablero weave. Bali, apat na yung apakan yan sa paa. Kaya nagkakaroon na ng kakaibang design. Meron din yung itinuro ng Philippine Textiles Institute Research of the Philippines, PTIR. Tinatawag na advanced weaving. Nagturo lang sila ng 15 na patterns, pero na-multiply namin yan, nasa 70 plus na ng mga design. Kalimitan, kliyente namin, naghanap talaga ng mura. Ang problema, yung mura namin, yung overruns, pag may bulk order sila na order, hindi namin makater. Kasi kung ano yung kulay na ilalabas ng mga overruns ng pabrika, yun nga lang. So, halimbawa, let's say UNC, University of Nueva Cáceres, nagpapagawa sila ng sablay for graduation of their colleges, masteral and doctorate, na may particular color na red. Ngayon, pagka yung color yung gagamitin namin, yung overruns, hindi consistent yung red color. So, we suggest sa UNC na gamitin na yung cones. Kasi yung cones, may ticket number yan. Kung anong brand, let's say, halimbawa, Moon, 127, ticket number. Consistent ang pagkakarid niya. Pagdating naman sa popularity, may iba-iba kasing client na may particular na gusto silang produkto. Halimbawa, kagaya ng mga foreigner, pag kami ay nagtitrade fair, yung gusto nila yung kakaiba, kagaya ng may poncho kami, sleeping bag, ganon. Pero pag halimbawa, let's say dito lang sa Naga, pag pinya-Pransya, yung tinatawag na provincial trade fair na Bishop Francisco Gain sa trade fair, kumot ang mabinta naman dyan. Pagka bukasan naman ng klase,
sa pag-aaral, yung mabinda naman sa amin yung mga bugs. So, different groups of client, may particular silang desired na product. Dati-dati talaga yung aming tunguhin lamang ay magkaroon ng hanap buhay yung pamilya para mapag-aral yung mga anak namin. Pero nakatulong din kami sa community, lalo na yung mga walang trabaho dito sa kapitbahay namin, mga nagbibinggo lang, mga dati walang ginagawa, ngayon naging abala na din sila kagaya namin sa paggawa ng mga produktong pinaparas ng mga kliyente. Actually, the former President Gloria Macapagal Arroyo was founded the OTOP, One Town One Product. At the time, the mayor is Mayor Ray Lacoste, the incumbent na naman ngayon na mayor. Sabi niya, bakit hindi natin ibalik yung paghahabi na maging One Town One Product ng ating bayan? So, yun ang isa na nakatulong sa amin para ipurso talaga yung ganitong paghahabi. Dahil doon sa program na yon ni former Gloria Macapagal Arroyo na One Town One Product. Actually, nagpa-fluctuate naman pagdating sa income. Halimbawa, nung pandemic, talagang mahina kasi naputol talaga yung negosyo. Ngayon naman, medyo bumabalik naman sa dati. Pero nung wala pang pandemic, talaga mas malakas yung income namin. Kasi actually, maliban sa gumagawa kami ng finished product, may kumukuha din sa amin ng mga raw materials na mga kapwa ko din SMEs. Ginagawa din nilang pang mix yung raw materials namin doon sa raw materials nila. Then another one, yung mga gaya ng taga Cebu, gumagawa sila ng sandal for export. Tapos si Risky Design ng Marikina, sandal uli at sapatos. Kumukuha naman sila ng raw materials, ginagawa nila mga shoes and sandal. Kapasukan sa paaralan. Meron din kaming patsi-patsi na shoulder bag. Meron ding sandals. Ito naman mga scarf. Ito yung advanced weaving. Mas complicated, oh, pero maganda na yung pattern niya. Ang dami nitong products na to. Ito, mga sombrero. Ayan. Then, mayroon din mga towels. Ito, mga towels. Pagdating sa bags, marami kaming klase. Ito yung mga tinatawag na tote bag. Meron din ganito. Yan. Bago namin mga products ito, yung ganito. Mga bago kong products? Oo, bago ito. Then, nagkukuha na din kami sa mga t-shirt. May mga accent lang. Yung mga accent lang. Yung mga bago namin. Na pag-look ko.